Grace, kailangan tawag na natin sa Bureau of Fire ito. Kailangan paalam natin tungkol sa tatay ng bata niyan at sila na maghahanap sa kanya. Paano po sa Tikboy? Walang maniniwala na siya may kagagawa ng sunog. Pero pwede siya maging witness. Pwede niya ituro ko na sa yung tatay niya. Ngayon, habang tumatakbo yung kaso, bahala na ang BFP sa kanya. Responsibilidad na siya ng BFP. Grace, tama ang ginagawa mo. Ang tayo ulit sa dati, ha? Mas mura ang beer doon. Iyaba mo na magyaya. Nauna ka naman natutumba. Di naman, pare-parehas lang. Perez! Uy, ma'am, kayo po pala. Perez, yes, may utang ka pa sa aking apat na beer, ha? Kayo, ma'am, kung kailan po kayo available, ischedule po natin. Sige po, may papalop lang po kami. Tuloy na po kami. Salamat, Tay. Dito na lang po muna si Tikboy sa bahay. Tapos bukas po pupunta namin kayo sa office, ha? Sige. Gabriel, kung minsan nag-aalala ako kay Grace, parang palaging pasan-pasan ng mundo. Ikaw, kamusta ka na? Marian, yung narinig mo sinabi ni Altea, hindi na matutuloy yan. Si Ronnie, alam ba niya yun? Gabriel, kung kailangan mo ng kausap, ipaghahanda kita ng merienda. Ah, sandali lang. Pumayag na yung kapatid ko na tabi kayong matulog ngayon. Alam mo ba yun? Masungit yun. Hindi yun pumapayag ng basta-basta. Suplado. Boy, sorry, ha? Gusto ko pong makausap si Kuya Christian. Hindi na kailangan. Lagi niyo po siyang inaaway. Kahit mabait naman po siya. Sama lang po nakikinig sa akin, eh. Naiintindihan niya po ako. Ikaw po. Gusto niyo pong ipakulong ang tatay ko. Grace, gising ka pa. Ikaw, bakit gising ka pa? Hindi ako makatulog, eh. May nagsabi sa akin masyado daw simple ang tingin ko sa tama o mali. Ate Grace, talaga, oh. Mag-aaral pa lang sana ako ng Philosophy 101, eh. Hindi ko kaya sagutin yung mga ganyang palalimang tanungan. Nung nahanap niyo kami ni Nanay, para talagang kriminal si Nanay. Kahit na sinabi niya hindi niya naman alam na ako si Vince Fontanilla. Kahit naman na alam niyo na pinalaki akong tama nun. Inalagaan ako nun. Pero ganun pa rin yung trato niyo sa kanya. Alam mo, Tigris, pagdating sa tama at mali, nakakatakot kayo, eh. 12 years kang nawala. Natakot kami na baka napunta ka na sa lugar o sa mga taong sinasaktan ka. Mahirap, pero mas mahirap yung nalaman namin na naging masaya ka. Na nakalimutan mo na kami.
Inawi ka namin sa kagustuhan na matama namin yung mali. Pero buhay mo'y nabago. Chief. Ano? Dinner time mamaya? Matagal tayo hindi lumalabas. Chief. Mag-dinner lang tayo. Gabriel naman. Sinusundan tayo, nakuhanan na tayo ng litrato, sinisiraan pa tayo, tapos makukuha mo pang magyaya ng ganyan? Di ba na pag-usapan natin to? Hindi tayo magtatago. Ikaw lang ang nagdesisyon nun, Gabriel. Ano yung sabihin? Anong problema? Anong problema? Gabriel, harap-harapan akong binabastos sa mga kasamahan ko sa trabaho. Tapos mukhang posible pang mawala talaga sa akin yung promotion ko. Oo, Gabriel, malami talaga ang problema. Christian! Oh, Mang Eli. Saan galing lahat to? Inayos ni Dad. Ha? Akala ko ba may problema ang tatay mo sa amin? Hindi, ganun lang ho yun. Pero tignan nyo naman, kapag kinakailangan, he comes through. Ang dami ah. Hello, Senator. Nandito na po kami. Sandro, I want you to document everything. Take pictures, videos na magagamit natin. Pero hindi ba po dapat nandito kayo, sir? I don't wanna jump the gun. Hindi pa kailangan dyan. Make sure na makukunan mo si Christian na namimigay ng mga supply sa mga tao dyan. Yes, sir. Chief, yung record mo sa trabaho ang magbibigay siya ng promotion, hindi yung makasama mo sa trabaho na may kitid ang utak. Alam natin pareho na hindi totoo yan, Gabriel. Hindi ang pangalan mo sinisira nila. Ikaw, si Attorney Gabriel Fontanilla. Kilala ka. May reputasyon ka sa mga tao. Pero ako, babae ako sa isang trabaho ng mga lalaki ang nangunguna. Importante sa akin ang narating ko sa karyer ko, Gabriel. At hindi ko yata kaya na masira at mawala na lang lahat yun. Chief, kung sinasabi mo? Tama si Althea. Iwasan muna nating mapag-usapan. Ang irrational naman ang takot mo. Uunahin mo pa yan. Eh kung sabihin ko sa'yo na huwag mo munang ituloy ang kampanya, na huwag ka munang tumakbo bilang mayor, magagawa mo ba ng madali yun, Gabriel? Hindi, di ba? O bakit ganun? Bakit mas kailangan importante yung pangarap mo kaysa sa pangarap ko? Bakit mas madaling isakripisyo yung pangarap ko kaysa yung sayo? Gabriel, kung wala yung trabaho ko, hindi ko alam kung sino ako. Anong sinasabi mo? Sabi mo ka na, Althea, pumapayag na ako. Sina Marian at ang mga bata dapat ang kasama mo pagdating ng kampanya. O, big boy, ha? Yung pupuntahan natin, maraming mga pulis doon. Marami silang tatanungin. Pero, huwag ka mag-alala. Doon lang kami nila tatay, hindi ka namin iiwan. Sasabihin ko pa rin po na ako po ang nagpasimula ng sunog. Diyan, basta siguraduhin mo makakatanggap ng lahat ng tao dyan. Okay, boss.
Paki-check kung kakasya ba lahat ng supplies hanggang mamaya. Tapos pag may kulang, sabihin nyo kagad sa akin, ha? Yes, sir. Ako na po bahala. Miss Montanilla. Nagbabaka sakali lang akong nandito ka. Are you okay? Hindi ako nandito para sa akin. Pagkatapos ng klase ninyo, bakit hindi niyo imbitahin yung mga kaibigan ninyo sa bahay maghapunan uli kayo doon, Jennifer? Pwede ninyong imbitahin yung mga kaibigan ninyo, sina Abdul, Hipon, tsaka si Norena Boy, di ba? Sige po, titext ko po si Nani para po sabihin sila. No, sobrang matutuwa po yung mga yun. Tagal-tagal na po nilang pinangarap na makapunta sa inyo. Ano, okay ba yun sa'yo, Ken? Sigurado po ba kayo? Ako hindi po katulad ni Labis yung mga yun. Talagang taga na botas yung ugali ng mga yun. alam mo bang tubong San Lucas ako? At kayang-kaya ng tubong San Lucas ang kahit na sinong taga na botas. Dumaan din ako dyan sa sitwasyon mo dati. Kaya lang yung sa akin, kabaliktaran lang. Ako yung gumawa ng mali. Pero dahil mahal ako ng tatay ko, pinagtakpan niya ako sa mga kasalanan ko. Para hindi ako maparusahan. Pero alam mo, dapat di niya na ginawa yan eh. Dapat hinayaan niya na lang ang maparusahan para matuto ako sa mga pagkakamali ko. Para maagapan din. Pero alam mo, Tikboy, kung maaga lang ako natuto sa mga mali kong ginawa, baka hindi na ako nakagawa ng malalang bagay. Baka hindi na ako nakulong. Pero mahal naman tayo ng mga tatay natin eh. Mahal naman din natin sila. Pero minsan, kailangan hayaan natin sila pagbayaran yung mga kasalanang nagawa nila. Hindi naman ibig sabihin nun na hindi natin sila mahal. Ang ibig sabihin lang nun, gusto lang natin sila mapunta sa tamang landas. Paraan din yun para mapakita natin na mahal natin sila. Boy, kung hindi mo tutulungan yung tatay mo, baka makagawa na naman siya ng pagkakamali sa San Rafael. Gusto mo ba magkaroon na naman siya ng kasalanan? Kaya kailangan mo siyang tulungan, Tikboy. Nakita ko nga po siya nung gabing yun eh. Sobrang saya ko nga po eh. Kala ko, dalhin po siya dito para sa akin. Pero nung tinintang ko po siya, nakita ko po. Susunog po siya ng bahay. Sinubukan ko nga po siyang pigilan eh. Pero nagalit po siya. Tinampal niya po ako. Tapos, nung dumating si Ate Grace, pinukpok na po sa ulo. Gusto nga sana kitang tulungan, Ate Grace, eh. Ayaw kitang iwan. Pero, minatakbo ako palabas ni tatay. Huwag ka nang umiyak. Tama na. Okay naman si Ate Grace, diba? Huwag ka nang mag-alala. Okay lang yun. Okay lang si Ate Grace. Pwede po kong magbago si tatay. Gusto ko po siya magbago. Na hindi niya na po sasaktan. Hindi na po siya mag-iinom. Para magkakasama na po ulit kami. Tikboy. Lahat naman ng tao pwedeng magbago. Kung gustuhin nila. At kung pagbibigyan sila ng iba. Thank you.
So, we're going to a party. Wanna come? Ako? Ako? Oo, ikaw. Halika na. Let's go. Sige. Oh, big boy. Sasabihin na lang sa'yo ng Ate Grace mo lahat ng mga mangyayari, ha? Baka matatakot. Kasi magaling na abogado yung tatay ng Ate Grace mo. Tutulungan niya rin yung tatay mo. Ha? Salamat. Salamat din. Pinakausap mo sa akin yung bata. Alam ko kasi hindi ko siya matutulungan kung ako lang. Alam ko sa'yo siya naikinig. Kaya mali na inilayo ko siya sa'yo agad. Dapat pala nirecord ko yun eh. Hindi ko na kasi maririnig ulit yun eh. Salamat ulit. Sorry. Okay lang. Nasugat lang. Sa trabaho. Pasensya ka na. Sige. Totoo ba lahat ng sinabi mo kanina kay Tikboy? Oh, siyempre sasabihin mo oo. Bakit? Hindi ba pwede magbago ang tao? Pwede. Pero ako, hindi. It would take a lot para maniwala ko na hindi ikaw ang Christian Vergara na kumuha ng kapatid ko dati. Uy, anong ginagawa mo? Ba't mo kami kinukunan? Sandali! Sandali! Ba't mo kami kinukunan, ha? Utos lang muna sa'yo, sir. Sir. Bakit? Hindi ba niya nasabi sa inyo, sir? Tatakbo siyang mayor ng Guadalupe. Kaya ka pala tumutulong sa mga taga San Rafael. Kaya mo tinutulungan si Tikboy dahil pakita ang tao niyo lang ng tatay mo. Miss Fontanilla, hindi ko alam yung sinasabi ng lalaking yun. Salamat na lang, Mr. Vergara. Pero inaantay na kami ng tatay ko. Miss Fontanilla, sandali. No, we have to stick to maroon. It connotes bravery and sacrifice. Now, what do you remember when you see the color? Come on. Prosesyon ng Nazareno sa Quiapo. Exactly! Kaya kailangan kanilang makita doon next year. They must see you as a sacrificing father. Alam mo naman ang kultura ng mga Pilipino. Nakafocus sa pamilya, ang unity, mga bata. This color will speak for it. We have to stick to this color. Nothing else but maroon. Magandang araw po, ma'am. Uy! Bakit pa kayo nagtanggal ng sapatos ninyo? Ma'am Marian, sabi po kasi ng mga nanay namin, huwag daw pong dumihan yung bahay niyo. At saka huwag daw pong mahawak ng mga gamit niyo. Sa isang tabi lang daw po upo. Ako, kayo naman, ba't pa kayo nahihiya? Dapat itinuturing na rin ninyong bahay ninyo ito dahil mga kaibigan kayo ng anak ko. Kukunin ko ba yung mga sapatos doon sa labas para isuot sa inyo dahil hindi kami nagpapapasok ng bisita dito na hindi nakasapatos. Ito na po, kukunin ko na po. Sapatos na po kami. Uy! Jennifer! Ma'am Marian, nandito na po ba si Ken? Kanina ko po kasi siya hinahanap sa school eh. God, Alexis. Sino ba yun? You look so local. Tell me what your phone is and I'll tell you who you are. You made that room by yourself, di ba? Makita mo ba ang phone ng yung friend mo? Sophia, enough! Sophia, enough!
Alexis. Sorry ah, pero kailangan ko na mauna eh. Kailangan ko na umalis. Ha? Everyone, this is Vince. Vince Fontanilla. Hello. Good evening po. Pasensya na po. Kailangan ko na po umalis. Spoiler for me. Ano ba ang anak ni Attorney Fontanilla? Opo. You know what, iho? Your father is one brilliant lawyer. I know all about his causes. It's nice to meet you. Kung pwede lang na dun ka pa rin umuwi sa amin eh. Kaya lang hindi na pwede, Tikboy. Kailangan mo nang sumama sa kanila habang ongoing yung kaso. Pero huwag ka mag-alala, ha? Bibisitahin kita palagi, pangako yun. Napakatapang mo kanina, Tikboy, nang kausap natin mga polis. Kailangan ko maging matapang ka ulit. Sisiguraduhin namin na mahanap ang tatay mo. At kapag nahanap na siya, dadalhin ko siya sa'yo. Okay ka? Si Kuya Christian po, Ate Grace. Di ba po, kayo pong dalawa ni Kuya Christian ang naghanap kay tatay noon? Mahanap niyo po ba ulit siya? Pakasabi po kay Kuya Christian, Ate Grace. Excuse me po, kailangan na po namin umalis. Kaya pala biglang nagbagong isip niyo pagdating sa pagtulong sa San Rafael. Ma'am, did you know about this? Natatakbo si Dad ng mayor ng Guadalupe next election. I just found out. Why are you both reacting as if it's the end of the world? Politics runs in my blood. Dito ako pinalaki ng lolo mo, Christian. Sa tingin mo ba gusto kong tumanda na nagmamanage lang ng cargo business? No offense, Teresa. When we both know na mas marami akong matutulungan at magagawa kung nasa politika ako. Yun lang ba ang dahilan, Dad? Or is it because of Gabriel Fontanilla? Pero ate, si Vergara pa rin yun. Ano kinakausap yung hayop na yan? Eh alam naman hindi ko tulungan yung bata dahil lagi lang nakadikit sa kanya si Christian Vergara. Dapat sinabi mo sa akin ang tungkol dun. Para kami na naghanap ng solusyon, hindi ikaw pa ang lalapit sa mga Vergara. Ay, mabuti na rin yun. Dahil kung hindi, hindi ko malalaman na kaya pala nila tinutulungan yung mga nasunugan dahil tatakbo sa election si Victor Vergara at kakalabanin niya kayo. Eh, di ba gusto niyo lang na makalabanin si Gabriel Fontanilla, right? Ayaw niyo lang na siya yung mamuno ng Guadalupe. What's wrong with that? Christian, baka naman nakakalimutan mo. Gabriel ruined your life. At hinding-hindi ako papayag na siyang mamuno sa Guadalupe. This city is important to me. Dito nagsimula ang karyera ko. At gusto ko dito ulit magsimula. Kung sa Gabriel Fontanilla ang makalaban ko, then so be it. Bakit ba ganun lang kadali sa inyo nakalimutan ang ginawa ng politikang to sa atin at sa pamilyang ito? Sinira tayo ng ambisyon mo. Naayos na natin yun ulit. Pero ano, nakalabas lang ako ng kulungan, babalik agad kayo sa dati. You really don't understand me, do you? Akala ko nagbago na kayo. Nagkakamali ako. Christian!